Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Nilinis mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus at ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa at binigyan mo po kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Kaya binabalik po namin ang pasasalamat, pagpupuri at kaluwalhatian sa iyo, Panginoong Diyos, dahil sa lahat ng mga biyayang ito. Kami na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus ay nagpapasalamat sa iyo dahil inakay mo po kami na matuto ng iyong salita sa pamamagitan ng pagtitipon sa amin ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon. Pakiusap, samahan mo po ang mga brothers at sisters na hindi makakapunta sa church dahil sa COVID-19 at nakikinig ang kanilang pamilya ng sermon online sa kanilang mga bahay. Hawakan mo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong masaganang biyaya, salita at makapangyarihang mga kamay. Panginoon, mas nagtitiwala po kami dahil po sa iyo na nagmamahal sa amin na may walang hanggang pag-ibig at patuloy na humahawak sa amin sa aming kahinaan kahit labis po ang aming mga pagkukulang. Ang mga iglesia dito sa Korea at maging ang maraming mga iglesia sa buong mundo ay nasa mahihirap na sitwasyon. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin po kami dahil tinutulungan mo po kami, Panginoong Diyos, upang mas magtiwala kami sa iyo at makapangaral kami ng Ebanghelyo. Salamat din po sa paggabay sa lahat ng mga naligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa nila sa iyong biyaya, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng nakaraang summer retreat noong nakaraang linggo. Pakiusap, hawakan mo po sila sa iyong biyaya, salita at makapangyarihang mga kamay upang ang biyaya na ibinigay mo po, Panginoong Diyos, ay hindi mawalang kabuluhan. Akayin mo po kami na mabuhay ng karapat-dapat na buhay bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa aming nalalabing buhay. At pakiusap, pagalingin niyo rin po ang mga may sakit. Bigyan niyo po ng sapat na biyaya ang mga tinutukso ang puso at ang mga nasa iba't ibang paghihirap upang walang sino man ang matisod. Pakiusap din po, ingatan at tulungan mo po ang mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon upang maisakatuparan po nila ang mga gawain na ninanais mo, Panginoong Diyos. Sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita ayon sa panahon at ibinibigay po sa amin ng masaganang biyaya at ipinapakita sa amin ang daan na dapat naming nakaran, pakiusap, tulungan mo po kami na malaman ang salita na nais mo pong ihayag sa amin at ang iyong banal na kalooban sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit 116. Verse 8 at verse 9. Awit 116, verse 8 hanggang verse 9. Babasahin ko po. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ngayon po, tingnan natin sa verse 12 hanggang verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon.
tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Noong nakaraang linggo, nag-aral po tayo ng salita sa pamamagitan ng summer retreat. Hindi tayo makapakinig ng salita ng sama-sama sa isang lugar. Gayunpaman, nasa halos 70,000 na mga katao po ang nakinig ng salita online ayon po sa statistics. Sa tingin ko po, tama ang statistics na ito. Sa tingin ko rin, di po ito inaasahan, pero maraming mga tao ang naligtas po mula po sa statistics na ito. Hindi ko na po nadala ang statistics, pero maraming mga tao ang nagkumpirma ng kaligtasan. Ang kanilang kaligtasan ay magiging tiyak habang nagkakaroon sila ng fellowship sa church at nag-aaral ng salita. Masigasig tayong nananalangin na makapamuhay ang mga baguhan bilang mga anak ng Diyos. Kahit na nasa sitwasyon ng pandaigdigang pandemya tayo, ang Kristiyano ay nag-iingat ng pananampalataya sa pamamagitan ng hindi pagsuko. Kahit na hindi tayo maaring makapagtipon dahil sa maraming mga restrictions at mga pisikal na dahilan at malayo sa isa't isa. Ngunit, ang ating mga puso po ay naging isa kay Kristo. Nalaman natin ang pusong naglilingkod sa Panginoon, ang pusong nangangaral ng Ebanghelyo, at ang pusong nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi na bago, kundi mayroon tayong mas masigasig na puso ngayon. Kaya kahit na hindi natin kayang magtipon sa isang lugar, maaari tayong makinig ng salita online na parang sama-sama tayong nagtitipon. Naniniwala ako na ito ay espesyal na biyaya ng Diyos at tulong na rin ng Diyos. At sa tingin ko, ang lahat ay para sa panahong ito. Naging maunlad na po ang agham at transportasyon. At ang lahat ay nagiging maunlad. Kaya ang mga tao sa sanlibutan ay ginagamit ang mga ito upang masiyahan ang kanilang laman. At ginagamit nila ito bilang instrumento para sa kanilang pamumuhay. Ngunit naniniwala ako na ibinigay ang mga ito ng Diyos sa atin upang magkaroon tayo ng fellowship at maipangaral natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ipinahintulot niya na makapakinig tayo ng Ebanghelyo at maaari tayong makinig ng salita online kahit kailangan nating gustong makinig physically. Ngayon, hindi natin maiisip o mailalarawan ang kamangha-manghang biyaya na tinanggap natin, ang kaligtasan gaya ng sinabi ko noon pong nakaraang linggo. Isang malaking himala ito na naisakatuparan ng Diyos. Kaya gaano nga kadakila ang kaligtasang ibinigay po sa atin? Sa Hebrews chapter 2 verse 3, sabi, ang ganito kadakilang kaligtasan. Sa tingin ko po, kahit na ang mga naligtas ay hindi lubhang nalalaman kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan. Naunawaan natin kung sino ang Diyos at kung gaano kadakila ang pag-ibig at biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin at kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasan habang tayo po ay nag-aaral ng Biblia. At habang nauunawaan natin ito, ang kagalakan at pasasalamat ay mag-uumapaw at ito ang pagmumulan ng ating buhay Kristiyano. Kaya ngayong araw, pag-isipan po natin
ang tungkol sa kung gaano kahalaga ang kaligtasan na tinanggap po natin at kung gaano kamangha-mangha ang biyayang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya ito po ang paksang pag-aaralan natin ngayong araw. Sabi dito sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Sa una, kailangan nating malaman kung ano ang lahat ng mga biyaya na ibinigay ng Diyos. Yan po ang una. At pagkatapos, kailangan nating pag-isipan ang tungkol sa kung ano ang aking isusukli sa Panginoon naman sa lahat niyang kabutihan sa akin. Kaya ang pamagat ng ating sermon ngayon ay ang buhay na sinusuklian, ang biyaya ng Diyos. Nais ko pong patuloy na talakayin ang tungkol sa paksang ito. Hindi lang po ngayon, kung ipapahintulot ng Diyos. Kailangan po nating malaman una ang tungkol sa kung ano ang biyaya ng Diyos at kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang biyayang ibinigay sa atin. Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng ating mga magulang na nagsilang po sa atin, nagpalaki at nagtuturo sa atin. At natural na gusto nating suklian bilang mga anak ang atin pong mga magulang dahil nga sa mga biyaya na binibigay po nila sa atin. Parang may ilang mga hayop na di alam ang biyaya ng kanilang mga magulang na nagsilang sa kanila at nagpalaki sa kanila. Subalit yung ibang hayop, sabi po nila yung pong uwak, ang uwak ay nagbibigay ng pagkain sa kanyang mga magulang kapag matanda na sila. Pero ang mga tao ay alam ito kahit walang magturo sa kanila dahil mayroon po silang budhi. Kaya kailangan talagang suklian ng tao ng maraming biyaya ang kanyang mga magulang na nagsilang at nagpalaki sa kanya. Ang kasamaan laban sa magulang ay isang napakalaking kasalanan. At alam na alam po natin ang tungkol dito. Ngunit kung ang isang tao ay bata pa, maaaring hindi pa niya alam ang biyaya ng kanyang mga magulang. Noong isinilang siya, di pa niya alam kung sino ang magulang niya at kung gaano karami ang biyayang natatanggap niya. Kapag may sakit siya, inaalagaan siya, at yung magulang halos hindi natutulog. Kahit hindi sila nakakakain, basta maibigay nila ang masarap na pagkain sa mga anak nila. Ito po ang pag-ibig ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Maring ibigay ng mga magulang ang kanilang buhay para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sinasakripisyo nila ang kanilang oras, kalayaan at ang kanilang buhay. Ang ilang mga hayop ay ipinapakita ang pag-ibig ng mga magulang na tao. Halimbawa po, ang isang stickleback, isang uri po ng isda, ay taglay ang labis na pagmamahal bilang isang amang stickleback. Ang lalaking isdang stickleback ang nag-aalaga ng mga itlog na isda. At habang pinuprotektahan ng stickleback ang mga itlog, hindi siya kumakain ng kahit ano. At kapag napisa na po yung itlog at lumabas na ang mga supling na isda, mamamatay na po yung amang stickleback. At pagkatapos po, kakainin ng mga maliliit na isda ang namatay na isdang ama. Hindi nila alam ang biyaya ng kanilang ama. Kaya may ganitong mga mabubuting halimbawa kahit na po sa mundo ng mga hayop. Kapag ang tao ay malaki na, maaring marinig niya ang kwento ng kanyang pagkabata mula sa kanyang mga magulang at sasabihin ng kanyang mga kamag-anak, mga tiyo, tiya ang tungkol sa kanyang pagkabata. Maring sabihin nila, noong sanggol ka pa, napaka-cute mo at mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Isang araw, nilagnat ka ng sobra at halos mamatay ka. Pero, inalagaan ka ng mga magulang mo ng buong magdamag. Kaya gaya po nito, malalaman natin ang pag-ibig ng ating mga magulang.
Pero dapat nating malaman, higit sa lahat, yun pong pag-ibig ng Diyos. Tunay na di sapat ang ating alam tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At sa Biblia, natututunan natin ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan ng Diyos. At ang landas na tinatahak ng maraming mga banal. At habang nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, maaari tayong magpasalamat sa Diyos at maramdaman natin ang biyaya at kagalakan. At ang resulta, nabubuhay po tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ngayon ang buhay Kristiyano. Kaya kailangan muna nating alamin ang tungkol po sa kung ano ba ang biyaya ng Diyos. Sa Efeso chapter 2 verse 8, sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang malaman natin ng biyaya at tanggapin ito sa ating puso. Ang pinaka nakamamanghang kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin ay ang kaligtasan. Ano ang kaloob? May ibang nagbayad para sa isang bagay at binigay ito sa ibang tao at tinanggap niya ito. Malalaman niya ang halaga ng regalo, kalaunan. Alam niyo po, natanggap natin ang kaligtasan, ang kaloob ng Diyos. At sa pamamagitan ng Biblia, nauunawaan natin ang halaga ng kaligtasan. Na napakadakila pala ng kaligtasan para sa ating buhay, kaya sabi ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sinabi ito ng Biblia. Kung iisipin natin ang halaga ng biyaya ng Diyos na binigay sa atin, sa awit 139 verse 13, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ginawa ng Diyos ang aking katawan sa bahay bata ng aking ina. Hinubog ng Diyos ang aking mga nasa loob na bahagi. At sabi, ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. At iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kaya maraming mga komplikadong makina, halimbawa sa mundong ito. Hindi natin maipapaliwanag kung paano sila nagawa at nakakadama tayo ng pagkamangha. Pero tungkol sa ating katawan po, walang sino man ang makapagpapaliwanag kung gaano kaperpekto ang katawan ayon po sa siyensya. Walang sino man ang makakagawa ng ganitong katawan. Imposible ring mangyari na nagkataon lang po ito. Kaya ang unang biyaya ng Diyos ay ginawa ako ng Diyos. Gaya ng pagkaalam natin sa biyaya ng mga magulang na nagsilang sa atin at nagpalaki sa atin, dapat din po nating malaman ang biyaya ng Diyos na lumikha sa atin at sa aking mga loob na loob na bahagi. Kaya sa Kawikaan 20 verse 12, ang nakikinig na tenga at ang nakakakitang mata, ang Panginoon ang parehong gumawa sa kanila. Sa Gawa 17 verse 24 hanggang 25, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, sabi po, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Ginawa ng Diyos na mabuhay tayo sa mundo. Ibinigay ng Diyos sa atin ang buhay at hininga. Habang nabubuhay tayo sa mundo, kumakain tayo ng pagkain at umiinom ng tubig. Maging ang mga ito ay bigay ng Diyos sa atin. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng mga ito sa atin. Ang mga hindi po nakakakilala sa Diyos ay hindi nag-iisip kung sino ang nagbibigay ng pagkain at biyaya sa kanila. Kaya nga, hindi sila nagpapasalamat sa Diyos. Nabubuhay silang walang kaalaman. Noong naligtas tayo, maaari na nating malaman ang pag-ibig ng Diyos. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, kahapon, nagdaos kami ng isang kasalan at maraming mga bulaklak ang dinala sa bahay. Nilagay ko ang mga ito sa aking mesa at biglang naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos noon pong nakita ko ang mga bulaklak na ito. Nasabi ko, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Napakaganda. Maaari tayong magpasalamat sa Diyos kapag tinignan po natin ang isang bulaklak, maging ang mga bituin sa langit. Kaya ginawa ng Diyos ang magandang mundong ito. Bakit po?
Dahil minamahal tayo ng Diyos, nung niligtas tayo, maaari nating malaman ang katotohanan na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay. Maging ang mga diligtas na mga tao ay nabubuhay din po sa mundo ng likha ng Diyos, kumakain, umiinom, humihinga dahil sa biyaya ng Diyos. Sa John 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibig sabihin ng sanlibutan dito ay ang tao sa buong mundo. Hindi ibig sabihin nito na minamahal ng Diyos ang mga hayop o ibang mga tao, kundi ang mga taong nilalang ng Diyos. Gaano tayo minamahal ng Diyos? Hanggang sa namatay ang kanyang nag-iisa o ang bugtong na anak. Kaya sa Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang sariling anak bilang handog pangkasalanan upang siya ang mamatay sa krus. Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang anak. Sabi po ito ng Biblia. At ito ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ito po yung napakahalagang pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Titus chapter 3 verse 5, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ngayon may awa ang Diyos. Ang Diyos ay mahabagin at pag-ibig po siya. Kaya sabi, mahabaging pag-ibig. Sa Efeso 2 verse 4, ngunit ang Diyos, sabi po, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Nararapat sana tayong sumpain at hatulan sa harapan ng Diyos dahil nagkasala tayo. Ngunit dahil taglay natin ang larawan ng Diyos, nanilang niya ayon sa kanyang larawan, kaya nga may habag ang Diyos sa atin. Parang ganon, naaawa ang magulang sa kanyang mga anak. Kahit na may mga gawa silang mali, kapag sila nagkasakit at namatay o namatay dahil sa aksidente, dahil minamahal ng mga magulang ang kanilang mga anak, mabuti man sila o masama, walang kondisyon na binibigay ng Diyos ang kanyang ang mga magulang ang kanilang pag-ibig sa kanila. Ganon din po. Minahal tayo ng Diyos hindi dahil may ilang mga kondisyon na maaari niyang mahalin tayo. Sa halip, minahal niya tayo ng walang kondisyon. Bakit nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan? Para may mahalin ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang pag-ibig at tumanggap siya ng pag-ibig mula sa mga tao. Ngunit pinagtaksilan ng tao ang pag-ibig ng Diyos at bumagsak sila. Ngunit gayunpaman minahal pa rin sila ng Diyos. Kaya ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig para sa mga tao. Pinakita niya ito, kaya sabi sa Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At sa verse 10, sapagkat kung noon lang tayo mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Hindi ba nakamamanghang sabihin ang bagay na ito? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sa salita. Ito ay sa katotohanan. Sa parang ito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak hanggang sa kamatayan sa krus sa halip na sa makasalanan. Sapagkat kalooban ng Diyos na ang makasalanang may kamatayan ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa Romans 5 verse 5, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin, ipinaunawa niya sa atin ang dakila at kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ibinuhos ito sa ating mga puso. Kaya talaga pong kamangha-mangha ang bagay na ito. Sa 1 John chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Sa ganitong paraan, hayag ang pag-ibig ng Diyos. Paano?
Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa sanlibutan bilang laman at may anyong tao upang mamatay sa krus para maligtas tayong mga patay sa ating mga kasamaan at kasalanan. Nais niya tayong mabuhay. Kaya sa 1 John 4 verse 10, narito ang pag-ibig hindi sa tayo unang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Gayunpaman, lubos niyang isinugo ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang mamatay sa krus, upang kanyang maipagkasundo ang mga kaaway tungo sa Diyos bilang isang handog na pantubos. Kaya't ang pag-ibig ng Diyos ang pinagmulan ng kaligtasan na nagligtas sa atin. Wala na pong ibang pinagmulan ng kaligtasan para sa atin, maliban po sa ganap na pag-ibig ng Diyos. Siya ang pinagmulan ng kaligtasan. Kaya ayon sa biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, sa 1 John 4:19 hanggang 20, nauunawaan natin ngayon ang pag-ibig na iyon. Ang lahat ng iyon ay biyaya ng Diyos. At gaya po ng alam na natin, nang si Jesus na walang kasalanan, hinatulan ng kamatayan, nagdusa ng lahat ng kahihiyan at pagdurusa sa krus, at namatay siya sa krus. Pagkatapos, sinabi po niya, natupad na. At sa Hebrews chapter 9 verse 12, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Ano ang kanyang naisakatuparan? Natapos na niya ang walang hanggang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sinabi na nilinis tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng handog na walang hanggan at nilinis niya tayo magpakailanman. Dahil ito ay walang hanggang handog, ito rin ay walang hanggang pagtubos. Kaya ayon sa Hebrews chapter 10 verse 14, hindi lamang tayo nilinis, ngunit hanggang kanyang pinagsakdal para sa lahat ng panahon. Ganito ang ginawa ng Diyos. Maniwala man tayo o hindi, ito po ang ginawa ng Diyos. At sa Hebrews chapter 10 verse 17, ayon sa salita ng Diyos, sabi, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Galit ang Diyos sa kasalanan. At hinatulan niya ang kasalanan sapagkat siya ay matuwid na Diyos. Kaya nga, hindi na aalalahanin pa ng Diyos ang ating mga kasalanan sapagkat binayaran na ng Diyos ang kabayaran ng ating mga kasalanan at ito po ay magpakailanman. Dahil ipinatawad na ng Diyos ang aking mga kasalanan, hindi na ito inaalala ng Diyos. Gaano katagal? Hindi na niya ito aalalahanin pa magpakailanman. Naunawaan natin ang biyayang ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakadakila at kamangha-mangha po talaga ang kaligtasang ito. Tama po ba? Sa John chapter 15, verse 26, subalit kapag dumating na ang mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. Kaya matapos mamatay si Jesus sa krus, muli siyang nabuhay at umakyat sa langit, at dumating ang Espiritu Santo. Bakit dumating ang Espiritu Santo? Dumating siya upang tulungan tayong maunawaan at sampalatayanan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos at kung anong uri ng biyaya ang naisakatuparan ng kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Dumating ang Espiritu Santo upang patutuhanan po ang bagay na ito. Isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo upang patutuhanan ang katotohanan ng iyon at ginawa niyang maunawaan at sampalatayanan natin at naligtas po tayo. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso at naisakatuparan po ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay itinanim sa atin. Kaya sa Efeso 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ano ang ibig sabihin ng maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos?
Ang kaluluwang patay sa kasalanan at kasamaan, ang katawang ito ay buhay at maayos, ngunit patay ang espiritu. Ang taong patay ang espiritu, at pagkatapos ay namatay ang katawan at espiritu ay tutungo sa pangalawang kamatayan. Ito ngayon ang impyerno. Tutungo ang patay sa mundo ng mga patay. Hindi natatapos ang buhay ng laman sa kamatayan. Kaya sabi sa Revelation chapter 20, ang patay ay haharap sa hukuman ng Diyos at hahatulan ayon sa kanyang mga gawa at itatapon sila sa lawa ng apoy na siyang ikalawang kamatayan. May kahatulan para sa mga patay at ang patay ay tutungo sa mundo ng mga patay magpakailanman. Kaya hindi lamang ito natatapos sa kamatayan. Ito po ang impyerno kung saan haharapin mo ang puot at hatol ng Diyos magpakailanman. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos, lubos na iniligtas ng Diyos ang ating mga kaluluwa na mawawasak magpakailanman dahil sa ating mga kasalanan at kasamaan. Nang naunawaan ko ang biyaya ng Diyos, nang nanampalataya ako, nang aking mga kasalanan ay napatawad na, nang naligtas ako, ang kaluluwa kong patay noon sa kasalanan at kasamaan ay nabuhay. Wala nang ibang bagay na higit na nakamamangha sa pagbangon sa isang taong namatay at nabuhay. Ito po yung kwento halimbawa ni Lazaro. 4 na araw na ang nakalipas, ngunit binuhay siyang muli. Mula po sa pagiging patay sa libingan. Hindi lamang 4 na araw, kundi ang kaluluwa ni Adan na namatay sa kasamaan at kasalanan 4,000 years mula sa panahon ni Adan. Hanggang sa panahon ni Jesus, ibinangon nito ng Panginoon. Kaya ito ang kamangha-manghang biyaya, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Sa John chapter 10 verse 28 to 29, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak kailanman. Sinasabi ng ibang tao na kapag nagkamali raw ang isang taong ligtas, mawawala raw sa kanya ang kaligtasan at pwede pa siyang mapunta sa impyerno. Hindi po gayon ang ibig sabihin nito. Bagaman may mga ibang talatang kapareho nito. Alam niyo po, ang buhay na walang hanggan ay hindi mapapahamak magpakailanman. Kung naligtas ako sa pamamagitan ng sarili kong kalakasan o sa gawa, maaari kong mawala kapag nagkamali ako. Gayunpaman, dahil ibinigay ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi ito mawawala. Bagaman nakagawa ako ng pagkakamali. Halimbawa po, kapag isinilang ang isang anak, siya ay anak pa rin, bagaman mabuti o masama ang kanyang ginagawa. Kung mabuti ang ginagawa niya, pupurihin siya at bibigyan ng magagandang bagay. Kung masama ang ginagawa niya, sisigawan siya, papaluin, didisiplinahin. Ngunit, ang anak ay anak pa rin po. Ang buhay na binigay sa atin ay hindi kailanman mapapahamak, kaya sabi, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng aking ama. Ang buhay ng isang ligtas na tao ay iniingatan ng kamay ng Diyos. Ito ay siguradong ligtas, hindi ito maaagaw maging ng diablo. Kaya sabi, walang makakaagaw ng mga ito, ito ang tunay na kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo, sabi sa kanta. Hindi mo ito bibitawan sapagkat binili mo ito sa iyong dugo. Kung may mga mahalaga kayong gamit na binili nyo gamit ang lahat ninyong kayamanan, iiwanan lamang ba ninyo ito ng basa-basa upang mawala ito? Hindi po. Dapat itong lubusang maingatan. Walang sino man ang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Ang buhay ng isang taong naligtas ay hawak ng Diyos na may pag-iingat siya ang nag-iingat ng Diyos. Ito ay iniingatan magpakailanman, sigurado po ito. Sa 1 chapter 1 verse 12, sabi, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kapag naunawaan mo ang biyaya, sinampalatayanan ito,
at tinanggap ang kaligtasan, ito ang matatanggap mo sa iyong puso. Kaya sabi ang lahat ng tumanggap sa Kanya. Tinutukoy rito ang mga nakaunawa at sumampalataya sa biyaya ng Diyos. Ipinagkaloob niya ang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Bakit sinabi pong karapatan na maging anak ng Diyos? Kapag ang isang tao ay ipinanganak bilang anak ng hari, dakila ang karapatan niya. Meron siyang kapangyarihang kasunod ng hari, isang paghahari. Gayon din po, ang Diyos na tagapaglikha, na lumikha ng sansinukubay aking ama. Hindi maring maging anak ng Diyos ang isang anghel. Mahigit pa bang kamanghamanghang kapangyarihan kaysa rito? May kapangyarihan ng anak ng hari at maaaring magkaroon ng kapangyarihan ng anak ng Pangulo. Ngunit hindi po ito magtatagal ng ilang mga taon. Mas magiging malungkot ka kapag dahil dito, pansamantala lang alam mo mawawala rin. Ngunit ang karapatan na maging anak ng Diyos ay walang hanggan. Hindi ba nakakagulat po ito? Mahirap itong lubos na maunawaan, ngunit totoo po talaga ito. Hindi ito maiwasan at hindi mababago ang katotohanan ito. Kaya sabi, sa Kanya na sumasampalatay sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dinugtong po na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. Pagiging anak ng Diyos, ang maipanganak na muli, ay hindi dahil sa ang mga magulang ay naipanganak ng muli. Kung gayon, ito ay sa pamamagitan ng dugo, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagiging kadugo. Bagaman ang mga magulang ay naborn again na, ang kanilang mga anak ay hindi po automatically na naborn again na rin at naligtas. Kaya sabi, hindi sa dugo o sa kalooban ng laman. Hindi tayo maaaring maipanganak muli sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, sabi o sa kalooban ng tao. Ibig sabihin, hindi tayo maaaring maligtas sa pamamagitan ng anumang relihiyosong pamamaraan, gaya po ng pagbabautismo, kundi sa Diyos, sabi po. Sa Biblia, si Jesus ang siyang ipinanganak sa Diyos at tayo ay mga ipinanganak sa Diyos. Kay Jesus, tayo ay ipinanganak sa Diyos. Kaya nga, Santiago 1.18, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ipinanganak tayo ng Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng buhay ng Diyos. Nang dumating si Jesus sa sanlibutan, siya ang bugtong na anak. Ngunit matapos ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya na ang panganay mula sa mga anak. Bakit? Sapagkat maraming mga kapatid ang naipanganak. Si Jesus sa hindi na ang bugtong na anak. Kaya't sinabi niya sa mga babaeng nagtungo sa kanyang libingan matapos ang kanyang muling pagkabuhay, ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at sa inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya sa aking ama at inyong ama, sabi po, sa aking Diyos at ang inyong Diyos. Hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid, sabi po sa Hebrews 2 verse 11. Kaya mga kapatid, kamangha-mangha po ito. Nararamdaman po ba niyo ito? Dapat niyo pong maramdaman ang katotohanan ito. At habang patuloy kayong nag-aaral ng Biblia, nalalaman at nararamdaman ninyo na ligtas na kayo, na nagkaroon na talaga kayo ng buhay na walang hanggan, na naging anak na kayo ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ka rin po. Kaya nga sa Galatia 4:6, at sapagkat kayo mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. At sapagkat kayo'y mga anak, binigyan niya tayo ng espiritu ng anak ng Diyos. Ang pagiging anak ay hindi isang pisikal na bagay. Ang espiritu ng kanyang anak, walang espiritu na anak ng babae. Kapag naligtas ka, lahat ay mga anak na lalaki. Sons, sabi po. Anak ng Diyos. Ang salitang anak ay nangangahulugang tagapagmana. Dahil ibinigay niya ang espiritu ng anak, maaari na tayo ngayong sumigaw, Aba, Ama. Anong ibig sabihin ng Aba, Ama? Kapag isinilang po yung mga bata, natural na lamang nilang nasasabi, bigla, nang hindi pinag-aaralan. Yung mga bata, bigla nasasabi nila, Abba, Ama.
Kapag lumaki na siya, tumatawag siya ng ama. Kaya sabi na sumisigaw, Abba, Ama. Romans 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nagtitiis kayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. Ano ba ang mga anak ng Diyos? Sila ang mga tagapagmana ng Diyos. Ito iyon. Ang tahanan ng aking ama ay aking tahanan. Ang bayan ng tatay ko, bayan ko rin. Ang lahat ng mga bagay na mayroon ng aking ama ay sa akin rin. Kaya sa John chapter 17, sinabi ni Jesus, ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang sa iyo ay sa akin. Opo, kasamang nagmamay-ari. At mayroon tayong lakas ng loob, hindi tayo alipin. Ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Ang kaharian ng Diyos ay aking kaharian sapagkat ako ay anak ng Diyos. Kaya sabi sa chapter 14 sa John, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Inihanda ng Diyos ang maraming tahanan para sa mga anak ng Diyos sa tahanan ng Diyos. Kaya sabi niya sa John chapter 14 verse 3, ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo. Kung ako'y pumunta roon at mahanda ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at ako'y tatanggapin ko at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Mayroong nakahandang tahanan ang Diyos para sa atin. Hindi po ba ito kamangha-mangha? Alam niyo po, sa mundong ito, maraming mga bituin para sa tao. Para maibitin ang mundo, dapat mayroong solar system at para magawa iyan, dapat mayroong galaxy o kalawakan. Bakit? Sabagkat may lumagha nito ayon sa larawan ng Diyos sa mundo. Ang universe o yung pong sansinukob ay para sa mundo. At ang mundo ay para sa mga tao. Ang lahat ng bagay ay para sa kapakanan ng mga tao. Maging sa makasalanang ng mundong ito, maraming magagandang lugar. Kahit pa hindi tayo makapaglakbay sa buong mundo, hindi na natin kailangan maglakbay around the world. May TV na ngayon. Mapapanood dito ang lahat ng magagandang lugar sa mundo at lahat ng uri ng lugar. At nagagandahan tayo. Ngayon pa ano naman po sa langit? Hindi natin lubos maisip kung gaano po ito kaganda. Kaya sa 1 Corinto 2 verse 9, sabi, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi natin hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Sabi po ang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao, yan ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmahal o nagmamahal sa Kanya. Hindi natin narinig ito kailanman at hindi natin kayang isipin, gaya po ng uod sa kanal na nagiging tutubi pagkatapos lumilipad. May mundo palang ganito, wow, sabi po niya. Wala akong alam tungkol sa ganito dahil naroon lamang ako noon sa lusak, sa kanal lamang. At ngayon nung naging tutubi siya, wow, ito'y nakakamangha, sabi niya. Paan ito malalaman ng kitikiti na nasa lusak ng putik? Kaya nung naging tutubi siya, talagang namangha siya. Sabi niya, marami akong kapamilya sa lusak, ang anak kong lalaki, ang apo ko, at ang manugang ko, ngunit hindi ito maaring maipaliwanag sa kanila nung siya po ay naging tutubi na. Kapag pumunta po tayo sa langit at tinignan ang mundong ito ay magmumukhang lusak ng dumi. Hindi pwedeng paghambingin. Hindi natin mai-imagine ang langit sa mundong ito gamit ang kaalaman sa mga bagay na nakikita. Ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, hindi narinig ng tainga, hindi pumasok sa ating puso. Alam niyo po, ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan ang larawan ng langit sa aklat ng Apokalipsis at hindi natin ito maunawaan ng lubos. Imposible po. Mayroon parang isang dagat na salamin, sabi niya, na katulad ng kristal. May lansangan na gawa sa dalisay na ginto at may 12 pintuan na may 12 perlas, sabi niya. Sinubukan niyang ilarawan ito, ngunit imposible itong mahayag gamit ang salita sa mundong ito. Ano sa tingin niyo? Ayaw niyo po ba sa langit?
gusto niyo pa rin po ba sa mundong ito? Alam niyo po, gustong-gusto ko nang pumunta sa langit sa totoo lang. May nabasa po akong libro na may pamagat na The Country I Love Best. Isinulat ito ni Oswald Smith, isa siyang pastor sa Canada. Naglingkod siya sa The People's Church. Matagal na panahon ko nang nabasa iyon, kaya binasa ko ulit ito kumakailan. Ang paunang salita, sabi, ang bayan na pinakamamahal ko. The country I love best, sabi po. Ang bayan na minamahal ko at inaasam ko, gusto ko nang pumunta doon kaagad, ito yung langit. Bakit tayo nandito sa lupaing ito? Naparito tayo sa lupaing ito o lupang ito para maligtas at pagkatapos yan, kailangan nating manirahan dito sapagkat mayroon tayong dapat gawin pa. Inilagay niya tayo sa mundong ito, subalit ang mundong ito po ay hindi ang lugar kung saan tayo mabubuhay magpakailanman. Mateo 25:34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sa mga taong ligtas, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Kaya inihanda ito para sa atin mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Tayo ang mga pararangalan kay Kristo. Maging anak ka ng Diyos kay Kristo, manahin mo ang bayan kay Kristo at parangalan kay Kristo. Mga banal, ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi po talaga maipapaliwanag ng lubos. Hindi natin kayang bilangin kung gaano po ito kadami. Ganyan kadakila ang biyaya ng Diyos para po sa atin. Hindi natin ito kayang ilarawan ng lubos. Sa Lucas 12:32, sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot munting kawan sapagkat nakakalugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sabi munting kawan, bakit munti? Sapagkat kakaunti lamang po talaga ang tunay na ligtas. Maraming pahayag sa Biblia ang nagpapaliwanag nito. Nung hinatulan ng Diyos ang mundo sa baha, 8 lamang po ang nakaligtas mula po sa daong, 8 lamang. At nung winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora sa Asupre, 3 lamang ang nakaligtas, si Lot at ang 2 anak niyang babae. Lahat ay namatay sa apoy at asupre. Ang layunin ng pagliligtas sa mga Israelita naman sa Ehipto ay para ipagkaloob sa kanila ang lupaing ipinangako, ang lupain ng Kanaan. Noong lumabas sila mula sa Ehipto, mayroong 6,000 lalaki na lagpas 20 taong gulang, ngunit mula sa kanila, si Josue at Caleb lamang po ang talagang nakapasok sa lupain ng Kanaan. Ang iba ay namatay lahat sa ilang. Kaya sabi sa 1 Corinto chapter 10 verse 5, subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Hindi tinitingnan ng Diyos ang maraming bilang. Hindi siya titingin yan. Sa mundong ito, lagi nilang sinasabi, majority wins, mananalo yung marami. Ngunit hindi ako basta-balang naniniwala sa isang bagay kahit pa marami pong mga sumasang-ayon ayon dito. Kaya kahit majority wins, hindi po yan laging tama. Malaking bilang ng tao na may isang opinion ang alam natin, kahit napakarami nila, sila pa rin ang nagpako kay Jesus. Kahit pa sinubukan siyang pakawalan ni Pilato, maraming mga Israelita ang nagtulak sa kanya na ipako si Jesus. Ipako siya sa krus, sabi po nila. Pinatal siya ng karamihan, ipako siya sa krus, sigaw nila. Wala silang alam. Alam niyo po ba, na gaya ng bulag, libo-libong mga tao ang nagpuprotesta, nagrarally. Subalit sa katunayan, hindi nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Sinasabi nila, hindi ko alam kapag in-interview. Bakit po dahil ginagaya lamang nila ang iba sapagkat ginagawa ito ng iba? Wala silang alam. Maraming tao ang gaya niyan, ngunit maraming tao ang nananalo sa mundong ito dahil marami sila.
Sabi sa Luke 13 verse 24, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Sinabi rin niya, marami ang hindi makakapasok sa langit kaysa sa mga makakapasok. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at sabi po, kakaunti ang nakakatagpo niyon. Subalit, may kakaunti, at least, kung pag-iisipan natin ito, maring hindi ito naunawaan ng mga tao, subalit talagang kakaunti. Ang panahon natin ngayon, kasikatan ng Kristyanismo. Maraming mga tao dumadalo sa church, mga denomination, mga simbahan, mga pastor at mga miyembro, kung ano-anong seremonyang ginagawa, ngunit ang tanong, ilan sa kanila ang born again? Sabi ng Panginoong Yesus, napakakakaunti. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot, munting kawan. Bakit? Sapagkat kakaunti talaga sila. At marami ang nagagalit sa kanila, sumasalungot sa kanila, at nagpapahirap sa kanila. Sa Lumang Tipan, nangyari na mayroong 400 na bula ang propeta at isa lamang ang propeta ng Diyos. Sinubukan nilang patayin ang propeta ng Diyos. Maging sa panahon po ni Martin Luther, napakalakas ng kapangyarihan ng Katoliko noon. Subalit, pagkatapos pong maborn again si Luther, hiniyag niya ang mga mali sa mga Katoliko. Kaya anong ginawa nila? Pinarusahan nila ng kamatayan si Luther. Ibig sabihin, kung sino man ang makapatay sa kanya, hindi ito kasalanan. At kung wala ang tulong ng Diyos, maaaring namatay agad siya. Kaya maraming mga Katoliko ang sinubukang patayin si Martin Luther. Hindi lamang po iyan, marami ang naging pag-uusig sa kanya. Magmula noon, pinaratangan nila ang maraming Kristiyano ng maling pananampalataya at talaga pong sinunog nila ang mga Kristiyano nang hindi dumadaan sa relihiyosong paglilitis. Hindi lamang ang mga mananampalataya, kundi maging ang mga nagsasabing naniniwala sila sa Diyos ay pinatay din. Kagaya rin ito sa panahon po natin ngayon. Anyway, mga brothers and sisters, isang bagay ang dapat nating malaman. Talaga pong napakakakaunti ang tunay na ligtas. Kasabi, huwag kayong matakot munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Kakaunti po ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi ba nakakagulat na napabilang tayo sa kakaunti sa munting kawan na ito? Kaya ito po ay isang nakamamanghang biyaya. Sa Hebrews 13 verse 14, sapagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal. Ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Ang lugar na ito na tinitirhan natin ay hindi po lugar na titirhan natin magpakailanman. Gumagawa ang mga tao ng matatag na skyscraper ngayon at marami pang mga bagay na para bang mabubuhay sila ng 1,000 taon o 10,000 taon, subalit hindi po ito ang lugar na titirhan natin magpakailanman. Sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta? Ang mga bagay na inihanda mo, kaya anumang oras maring kunin ng Diyos ang tao. Sa Isaías, sa may chapter 5 verse 8, sabi po, kahabag-abag sila na nagdurugtong ng bahay sa bahay, na nagdaragdag ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan na ng pagitan at kayo patirahing nag-iisa sa gitna ng lupain. Kaya ang mga tao sa mundong ito, ginagawa nilang mas marangya at maganda ang mga tahanan nila. Nagdaragdag sila ng mga bukid hanggang sa mawalan na ng mga pagitan. Malalaki at magagandang bahay na walang maninirahan, sabi po. Dahil wawasakin ng Diyos ang lupain ito. Pinaganda ng tao ang sinumpang lupang ito sa pamamagitan ng paglago ng siyensya, sibilisasyon, sining at libangan. Sinasabi nila, manirahan tayo sa mundong ito. Saan ba ang langit? Subalit sabi po sa awit 2 verse 4, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Nakatingin po ang Diyos sa langit. Kinukot niya, nakatawa siya sa mga taong ito. Nakasulat po ito sa awit chapter 2. Malapit na ang araw na hahatulan ng Diyos ang mundong ito
at ang mga tao ng sanlibutan. Sanlibutan ito na gustong mamuhay ng maayos sa mundong ito, hahatulan po silang lahat. At alam po natin ito, ang mga Kristiyano ay huwag dapat padaya sa sanlibutan, sabagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal. Ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Ano ang darating? Sa Hebrews 11 verse 16, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain, sumakatwid ay ang makalangit. Ang higit na mabuti ay hindi ang mundong ito, kundi ang langit magpakailanman. Nakahanda sa langit para sa iyo, kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sabagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Inihanda niya ang maluwalhating langit para po sa atin. Gusto ko na po talagang pumunta sa langit agad. Wala po akong pagnanais o panghihinayang sa mundong ito. At gustong-gusto ko na po sa langit. Talaga. Ganyan po dapat. Ngayon tignan natin sa Apokalipsis, chapter 21. Apokalipsis. Revelation chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan ang isang bagong langit at bagong lupa, at ang unang langit at ang unang lupa, sabi niya, ay lumipas na at ang dagat ay wala na rin. Ang mundong tinitirhan natin, hindi magtatagal ay mawawala na. Verse 3. Verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Humaslan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtagisman o ng kirot. Sabagkat ang mga unang bagay ay lumipas na." Sabi, siya'y maninirang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Sa verse 3, ang salitang ang Diyos ay makakasama natin ay naisulat po ng 3 beses. Ang langit ay ang lugar kung saan natin makakasama ang Diyos magpakailanman. Sa verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Langit po ay hindi na magkakaroon pa ng pagluha, wala na pong paghihirap, wala ng pagdurusa, wala ng karamdaman, wala ng kamatayan, wala ng malulupit na pinuno, wala ng mapanlinlang at hindi na magkakaroon ng walang kung ano-anong problema. Kaya nga, hindi na magkakaroon ng kasalanan, maging ng sumpa sa langit magpakailanman, at ito po ay isang banal at maluwalhating lugar kagaya sa Diyos. Mayroon pong bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Diyos para po sa atin. Ang langit ay ang lugar na punong-puno ng tanging kapayapaan at kaluwalhatian ng Diyos. Doon po ay makakasama natin ang Diyos magpakailanman. Kaya niligtas tayo ng Diyos upang ibigay sa atin ang walang hanggang langit. Ibinigay sa atin ng Diyos ang maluwalhating pag-asa. Kaya ang mga born-again Christians ay mayroon pong pag-asa. Ngayon, dako naman tayo sa 1 Pedro chapter 1, verse 3 at 4. 1 Pedro chapter 1. Verse 3 at verse 4. Babasahin ko po. Purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Pinatawad po ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Binigyan tayo ng panibagong buhay at iniligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang pagiging ligtas, pagiging born again, ay magkapareho lamang po ang ibig sabihin.
Sabi, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Para sa mga Kristiyano, ang mga makasinibutang hangarin ay walang halaga. Ang mga ito ay pansamantalang hangarin lamang. Mayroon tayo nitong buhay na pag-asa, sabi dito, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis. At ito po ay magtatagal magpakailanman at isang maluwalhating mana, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Kesa Titus chapter 2 verse 13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dapat po lamang nating hintayin ang mapalad na pag-asa. Ang Diyos, Ama at ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. At sa huling pagkakataon na pagparito ni Jesus, siya ay aakyat sa langit kasama natin. Ngunit bakit po ang sanlibutan ito ay hindi pa nagwawakas? Sapagkat ang ebanghelyo ay kailangan pang maipalaghanap sa higit pang maraming tao upang maligtas din po sila. Pagkatapos nito, dadalhin ng Diyos ang lahat ng mga ligtas at ang mundong ito ay tuluyan na rin pong magwawakas. Pamilyar po tayo dito, tama po? Sa Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Nagkaroon po tayo ng pagkamamamayan ng langit sa sandaling tayo po ay naligtas. Kung baga ang immigration procedure ay tapos na at mayroon na po tayong visa. At sa takdang panahon, iiwan natin ang mundong ito at iyon po ang huling kaligtasan. Ito po yung pagdadala niya sa atin sa langit. Kaya sa Filipos 3:21, sabi niya na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang ating katawan ay mababago kagaya ng sa kanyang maluwalhating katawan. Sa 1 Corinthians 15:51 hanggang 52, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kasapmata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Kasi sa pagdating ng Panginoong Hesus, maririnig natin ang huling pagtunog ng trumpeta. Sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Ang mga Kristiyanong namatay na ay muling bubuhayin ng walang pagkasira. Samantalang ang mga Kristiyanong buhay pa ay mababago patungo sa isang maluwalhating katawan. Bakit? Upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Kaya tayo ay naghihintay sa Panginoon. Sa Colossians 3 verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kapag dumating ang Panginoon na may kaluwalhatian, tayo ay papasok rin sa kanyang kaluwalhatian. At ito po ang ating pag-asa. Ito po ang maluwalhating pag-asa na nasa atin. Sa Awit 39 verse 6, sabi, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Si David, isa sa mga naging hari sa Israel, sinabi niya na ang mga tao ay lumalakad na gaya ng anino. Ang anino po ay nawawala sa sandaling panahon. Kahit na hindi ko sigurado kung sinabi ito ni Shakespeare na ayon daw sa Biblia, sinabi ni Shakespeare, ang mga tao ay mga aninong naglalakad. Ang mga anino ay anino po na mawawala talaga sa isang saglit lang. Kaya sabi, tunay na ang mga tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang mundong ito totoo po walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ngunit ang mga tao ay nagpapakahirap para dito. Iniiyakan nila, tumatawa at nag-aalala para sa mundong itong walang kabuluhan. Kaya tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Kaya sabi, at ngayon, sabi niya, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Kaya ang pag-asa ni David ay tanging sa Diyos lamang. At ang mga taong walang pag-asa ay kaawa-awa po sila.
Ang mga makamundong hangarin ay hindi ang pag-asang pinag-uusapan natin ngayon. Binigyan po tayo ng Diyos ng maluwalhating pag-asa. At siya'y palagi natin kasama hanggang sa tayo na mga Kristiyano ay pumasok na sa kanyang kaharian. Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating mga kahinaan at ginagabayan tayo patungo sa katotohanan. Ang Diyos ay kasama natin simula po noong tayo ay naligtas. Sa Mateo 28, versikulo 20, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At ito po ang pangako na binigay sa atin ng Panginoong Yesus, hanggang sa katapusan ng panahon. At sa Roma 8:26, sabi, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tayo po ay mahihina, ngunit ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan. Sa Mateo 8:17, kinuha niya ang ating mga sakit, sabi po. Kaya tinutulungan niya tayo at hinawakan tayo at kahit na sa ating mga kahinaan sa pamamagitan ng kanyang kalakasan. Sa 1 Peter 1 verse 5 naman po na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Ang kaligtasan sa huling panahon ay ang huling kaligtasan para sa mga Kristiyano sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang Kristiyanong namatay na ay muling babangon at ang mga Kristiyanong buhay pa ay papaguhin. Kaya sabi iniingatan. Iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Kaya para sa mga Kristiyano, ang pagpunta sa langit ay hindi pa ito ang lahat. Ngunit tayo ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa makapasok po tayo doon. Kaya ang Diyos ay patuloy na tayo po ay pinagmamaslan at iniingatan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 2 Timothy chapter 4 verse 18, sabi ni Apostol Pablo, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Sinasabi rito na iingatan ako ng Panginoon para sa kanyang kaharian sa langit. Kaya iniingatan niya tayo hanggang sa makapasok na po talaga tayo sa kanyang kaharian sa langit. Palagi po niya tayong pinagmamasdan. Nakatuon ang kanyang mata sa atin. Sa awit 48 verse 14 na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman, siya'y magiging ating patnubay magpakailanman. Ginagabayan po niya tayo hanggang sa tayo'y mamatay, hanggang sa pumasok tayo sa langit. Kaya kung iisipin po nating mabuti ito, hindi po ba't kamangha-mangha talaga ito? Napaka nakamamangha. Hanggang sa kamatayan, hanggang sa makapasok na po tayo sa langit, iniingatan niya tayo. Amazing po, tama? Sa Deuteronomy chapter 1 mula verse 31 hanggang 33, pagkatapos na ilabas ng Diyos sa mga Israelita mula po sa Ehipto, siya'y nangako na iingatan at gagabayan niya sila hanggang sa pumasok na sila sa lupain ng Kanaan. Sabi, kung paanong dinala ko kayo ng Panginoon ninyong Diyos na gaya ng pagdadala ng tao sa kanyang anak, sa lahat ng daang inyong nilakaran. Ang lupain ng Kanaan, ang lupain ipinangako ay anino ng langit. Gaya ng paggabay ng Diyos sa mga Israelita mula po sa Ehipto tungo sa Kanaan, gayon din tayo ginagabayan hanggang sa tayo po ay makapasok na sa langit pagkatapos po nating maligtas. Kung paanong gumugol siya o sila ng 40 years sa ilang, may mga pagkakataon na sila'y nagutom, may mga oras na sila'y nauhaw, pagkakataon na lumalabas sa mga kaaway at nakikipagnigma sila. Kahit na maraming kahirapan, ang tiyak kasama nila ang Diyos. Ang dahilan kung bakit maraming pagdurusa at kahirapan ay upang sila ay sanayin na maging mga taong karapat-dapat na pumasok sa lupain ng Kanaan. Ngayon, maging pagkatapos nating maligtas, para sa atin din po, sinasanay tayo ng Diyos hanggang sa tayo na rin po ay pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo magiging komportable pagkatapos nating maligtas, tandaan niyo po yan. Kahit na pinuprotektahan at iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit bakit ba tayo may mga maraming kahirapan pa? Nahirapan pa tayo, nagkakasakit,
kinamumuhian, maraming mga pagsubok at kapagatian. Bakit? Upang mas umasa tayo. Binibigay ito ng Diyos upang alisin ang mga bato sa ating puso. Ito'y ibinibigay sa atin bilang pagsasanay. Yan po ang dahilan. Kaya sa Roma 8:28 sabi po, at nalalaman natin na ang lahat, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sabi mga umiibig sa Kanya, sino po ang umiibig sa Diyos? Sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin, sila po ang mga naligtas. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang gumagawa sa kanila. Kahit na anumang pagdurusa at kahirapan ang dumating, minahal ng husto si Jose ng kanyang ama, ngunit siya ay kinamuhian ng kanyang mga kapatid. At ipinagbili siya bilang alipin sa Ehipto habang sinusubukan siyang patayin ng mga ito nang walang dahilan. Bakit nangyari iyon sa kanya? Kahit nakasama niya ang Diyos, nangyari iyon. Sinabi sa mga awit na sinanay ng Diyos si Jose, nang agad na matapos ang pagsasanay, inilabas siya ng Panginoon sa kulungan at pinamunuan po niya ang Ehipto. Ginawa siya ng Panginoon na Prime Minister ng bansa. Pagkatapos ng pagdurusa, inalis siya doon at ginawang Prime Minister. Kaya nga, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Ito'y pagtupad ng kalooban ng Diyos. Kapag nasa kaguluhan ng isang taong ligtas, huwag dapat mag-isip na, bakit nasa kaguluhan ako? Huwag niyong sabihin, bakit nangyayari ito kahit kasama ko ang Diyos? Nariyan po ang Diyos. Kayanin mo pa. Dapat maging mapagmatiis tayo. Sa Job 23 verse 10, kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Upang matanggal ang lahat ng mga karumihan at maging dalisay na ginto, dapat po talaga itong dumaan sa apoy at pagkatapos ay ilubog sa tubig at pagkatapos lahat ng dumi ay maaalis. Kaya ngayon, ang lahat ng biyaya na ibinigay sa atin ay imposible na masabi nating lahat. Kung gaano ito kalaki, paano natin ginagamit ang ating katawan habang nabubuhay tayo sa mundong ito? Sabi ng Diyos na pinuprotektahan din niya ang ating katawan. Ganyan po, protektado rin ang katawan. Sa Mateo 6:26, sabi ng Panginoon, tingnan niyo ang mga ibon sa iyong papawid. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Pansinin niyo ang mga liryo sa parang, kung paano silang lumalaki. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan? O kayong maliliit ang pananampalataya? Sa verse 31-32, kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabing ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintilang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, alam ng Diyos ito. Mayroon po siyang pagkuha ng responsibilidad. Ito ba'y hindi kapanipaniwala? Kung titignan po natin, sabi sa Matthew 10:30, maging ang buhok sa ating ulo ay bilang na lahat. Di ko po alam ang bilang ng buhok ko. Kung ilang pilik mata mayroon ako, yung buhok sa pilik mata, ngunit bilang ito lahat ng Diyos. Kaya sabi, but I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Subalit maraming tao ayaw paniwalaan ito. Nagre-reklamo, gaya ng mga Israelita na napunta sa ilang, kaunting kahirapan lamang, sasabihin nila, dinilan niyo ba kami rito upang patayin? Walang tubig, walang pagkain dito. Nagreklamo sila at sinubukan na patayin si Moises na nagsasabi, bumalik na tayo sa Ehipto. Hindi ba nila kasama ang Diyos? Kasama po nila ang Diyos. Pinrotektahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng haliging ulap sa araw, haliging apoy sa gabi. Sa bato, nagbigay ang Diyos ng tubig, binigyan sila ng mana tuwing umaga. Subalit alam niyo po, sinabi nila, gusto namin ng karne. Pagkatapos nagsugo ang Diyos ng mga pugo, sa kalagitnaan ng mga ito, ang mga Israelita patuloy nagreklamo sa Diyos at sinabi nila, dinala niyo ba kami rito upang patayin? Hindi sila makapagtiis sa gitna ng mga pagsubok at kapigitian. Bakit hindi tayo naniniwala na ang Diyos po ay kasama natin? Bakit po?
Sabi po sa Romans 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Ibinigay niya ang kanyang anak hanggang sa kamatayan. Tanong, ano pa kaya ang hindi niya pwedeng ibigay sa atin? Hindi ba niya ibinibigay sa atin dahil siya ay wala? Hindi po ganun. Sinasabi ng mga mayayamang tao sa Amerika, kapag sila ay nagpapalaki ng kanilang mga anak, na talagang napakayaman ng kanilang ama, ngunit pinapapunta nila ang anak sa isang bahay bilang parang lingkod. Upang paglingkuran ng kanilang amo sa isang bahay, ang mayamang anak na ito ay pupunta sa kapitbahay upang magtrabaho bilang lingkod. Ito po ay para sa training, upang sanayin po sila. Kaya dapat palakihin ang inyong anak na maging malakas, hindi po maging mahina. Gaya po ito ng pagpapalaki ng halaman sa glass tube, at hindi ito mabubuhay sa labas kung hindi natin ititrain ng mga anak. Ganun din po, sinasanay tayo ng Diyos ng matindi. Ngunit hindi mo po ito alam, at kung ito ay masyadong mahirap na para sa iyo, ay sisisihin mo na ang Diyos. Kung ang mga anak ay mayroong kahirapan, sasabihin nila sa kanilang magulang, bakit mo pa ako ipinanganak? Sabi nila. Ipinanganak mo ba ako upang magdusa? Sabi nila. Madalas nagagalit sila at ginagawa ang mga bagay na gusto nila. Maging alam niyo po mga Kristiyano na naligtas, minsan hindi nila pinaniniwalaan yung pong pangako ng Diyos. Ang liliit ng pananampalataya. Sa 1 Timoteo 6 verse 7-8, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Sabi din po, batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng Diyos, nagagampanan niya ang lahat ng mga bagay. Walang anumang kondisyon. Nasa kanyang responsibilidad. Kaya nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi nagbibigay ang Diyos ng may kondisyon. Ang mga taong naniniwala dito ay hindi dapat mag-alala kung ano ang kanilang kakainin, susuutin o kung paano mabubuhay. Sa halip ay kung paano dapat natin maipangaral ang ibanghelyo ng kaharian ng Diyos. At kung paano tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung mabubuhay ka ng ganito, ibibigay ng Diyos sa iyo ang lahat ng bagay sa iyong pisikal na buhay bilang bonus po. Ngunit kung tayo'y mabubuhay sa Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, talaga po tutuparin niya. Kung tayo mabubuhay para sa Diyos ayon sa kanyang kalooban, kung gayon, ibibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya dapat, dalhin natin ang kabigatan sa Diyos. Dapat tayong makipagpalitan ng kabigatan sa Diyos. Sa mga may dala ng alalahanin, sasabihin sa kanila ng Diyos, subukan mo kung gagana. Pagdurusa yan kung pipilitin mo. Kaya dapat, gaya ng sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 4, kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Sa Kristiyanong pamilya, hayaan ang mga anak na matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin. Bakit po? Dahil ito ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang pagpapakita ng banal na tungkulin ng mga anak sa mga magulang ay katanggap-tanggap sa Diyos at nakakalugod sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay mas dakila kaysa anumang biyaya ng mga magulang. 1,000 o hanggang 10,000 beses na masigit pa. Kahit na ipinanganak at inilabas ako ng aking mga magulang, sila ba ang gumawa sa akin? Kaya ba nilang iligtas ang aking kaluluwa? Kaya ba nilang mamatay sa halip na ako para sa aking kasalanan? Ang biyaya ng Diyos ay hindi maikukumpara sa biyaya ng mga magulang. Subalit, ang hindi paggalang sa mga magulang ay malaking kasalanan. Kaysa po sa paglabag ng ibang mga kautusan. At ang paglimot sa biyaya ng Diyos ay kasalanan. Alam niyo po ba ito? Mayroon pong salita, kalimutan ng biyaya ng iba at magtaksil. Yan po ang kadalasang sinasabi na huwag po dapat natin gawin. Ang Panginoong Hesus ay dumating sa mundong ito upang iligtas tayo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at sa pagsasakatuparan ng kaligtasan sa kamatayan at muli niyang pagkabuhay.
ang Banal na Espiritu ay dumating upang tumulong at maunawaan ang katotohanan ito at maligtas. At ngayon ang mga naligtas ay nabubuhay sa mundong ito upang suklian po ang biyaya ng Diyos. Tama po ba? Ito po ang dakilang biyaya na masuklian natin ang biyaya ng Diyos. Kahit na hindi ko masuklian ang biyayang ibinigay sa pamamagitan ng pag-ibig, ang aking mahina at miserableng katawan ay magiging alipin ng Panginoon. Kaya kahit na hindi ko masuklian ang biyayang ibinigay sa pamamagitan ng pag-ibig, ang aking mahina at miserableng katawan ay magiging alipin ng Panginoon. Panginoong Hesus, tayo po ay sa Panginoon. Ang Panginoon ay naging ulo. Siyang ulo ko, tayo ay mabubuhay at mamamatay sa Panginoon. Kaya nabubuhay ang mga ligtas na Kristiyano sa mundo, ito po ay upang suklian ng biyaya. At upang ibalik sa Diyos ang kaluwalhatian. Kung ang tao ay gagawa at magpapakapagod para sa kanyang kaligtasan, hindi po ito kaluwalhatian ng Diyos. Wala po itong kinalaman sa Diyos. Ang kaligtasan po ay naisa katuparang lubos at walang hanggan sa panig lamang ng Diyos. Ngayon po, ang mga ligtas ay naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos nang may pagpapasalamat at galak na masuklian ng biyaya ng Diyos. Ito po ngayon ang pagsukli sa biyaya. Simple lang po. Siyang hindi nakakaalam ng biyaya ng Diyos ay nag-aakalang siya ay pupuntang sa langit kahit nasa impyerno pala ang bagsak niya. Ang ating kaligtasan po ay garantisadong walang hanggan at buo sa Panginoon. Ngayon po ang mga naligtas ay nag-uumpisa sa kanilang Christian life sa pagsusukli sa biyaya ng Diyos dahil sa ang biyayang ito ay talaga pong dakila. Kaya paano nga tayo makakapamuhay ng Christian life kung malilimutan natin ang biyaya at walang pag-iisip na suklian ito? Kaya nga, kasalanan po na ang mga ligtas ay hindi nagsusukli sa biyaya ng Diyos. Sa 2 Chronicles po, chapter 32 verse 35, sabi doon, ngunit si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo, kahit ang puot ay dumating sa kanya, sa Huda at sa Jerusalem. Ipinakita ng Diyos ang kanyang galit. Nangyari po ito noon. Ang hari po ng Assyria na si Sennacherib ay sinubukang wasakin ng Jerusalem sa pamamagitan ng pagkubkubo dito ng may 185,000 na mga dakilang hukbo. Pagkatapos po ay nanalangin, ito pong si Haring Hezekias ng taimtim kasama si Propeta Isaias. Pagkatapos po ay pinatay ng Diyos ang lahat ng 185,000 na hukbo sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang anghel sa isang gabi. Iniligtas ng Diyos ang Jerusalem. At si Haring Hezekias po ay nagkasakit at malapit ng mamatay at siya po ay nanalangin. Sabi niya, Diyos, iligtas mo ako. Kaya dinagdagan ng Diyos ang kanyang buhay ng 15 years. Kaya gaano kadakilang biyaya po ito? Subalit alam niyo po, pagkatapos, siya ay naging palalo. Dahil maraming tao ang naglingkod sa kanya at nagdadala ng mga alahas sa kanya. Hindi po niya sinuklian ang biyaya ng Diyos. Nung siya po ay nakaranas ng kahirapan, nagtiwala siya sa Diyos, nagmakaawa siya sa Diyos, subalit nang siya ay naging mabunga, hindi po niya sinubukan ang biyaya o sinuklian ang biyaya at namuhay ayon sa kanyang sariling kalooban. Nang magkagayon, siya po ay nawasa. Alam niyo po ba ito? Ipinakita ng Diyos ang kanyang galit sa kanya. At hindi po tayo dapat maging kagaya nito. Huwag pong kapag nangangailangan, ay sobra-sobra ang pagpapakababa sa Diyos. Subalit kapag okay na, nakakalimutan natin siya. Ang mga naligtas na mga Kristiyano ay maraming pagkukulang upang masuklian ng biyaya ng Diyos at wala din po tayong sapat na oras upang masuklian ng biyaya ng Diyos. Hindi po natin masusuklian ng lahat ng biyayang ibinigay ng Diyos ng may pag-ibig. Subalit paano nga ito masusuklian? Dapat po natin itong suklian sa abot ng ating makakaya. Kaya ano ang aking isusukli? Yan po yung tanong. Kaysa susunod po ay nais ko pong iparating ang mensahe tungkol naman sa kung ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin.
Gaano kadakila at kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Kaya hindi po dapat natin ito makalimutan. Huwag niyong kakalimutan ng biyaya ng Diyos. Awit 103 verse 2, huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Hindi po dapat natin kalimutan ang biyaya ng Diyos. Hindi po dapat na mawala ang init ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang biyaya, pasasalamat, at kaligayahan mula sa kaligtasan ay dapat laging araw-araw na nagiging bago. Kaya, pinupunan ng Diyos lahat kung tayo po ay mabubuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa natitira po nating buhay. Dapat po natin itong paniwalaan. Dapat nating malaman na tayo po ay nabubuhay sa mundong ito para suklian ang biyaya ng Diyos pagkatapos po nating maligtas. Kung hindi po, mayroon pong disiplina ng Diyos. Dapat po natin itong katakutan ang pwedeng maging disiplina po sa atin. Ngayon, manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na mahabagin, ang Diyos na nagbigay ng awa at umibig sa amin nang kami ay nasa kasalanan sa paghiwalay namin ng malayo at sa di pagkakilala sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at paghuhukom na dapat para sa amin at hinugasan ang aming kasalanan nang walang hanggan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Hesus upang hindi namin tanggapin ang sumpa at kahatulan. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ibinigay sa amin at ang walang hanggan at ang dakilang pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pakiusap, ingatan niyo po ang aming katawan hanggang sa kami na po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Salamat din po sa biyaya na nag-iingat sa aming natitirang buhay. Hindi po namin malilimutan, Panginoon, ang inyong biyaya na nagligtas sa amin. Pakiusap, pangunahan po ninyo kami upang hindi kami mamuhay para lang sa sarili namin, kundi mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa Panginoon na nagligtas sa amin. Ngayon, pakiusap din po, pangunahan po ninyo kami upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay na nagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos ay malugod namin ng Diyos sa natitira naming buhay. Pakiusap din po, pangunahan ninyo kami at hawakan upang walang sino man sa amin ang matisod mula sa biyaya ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.